Dante, anong ground ng pagdiskwalipika kay Governor Mamba? Ella, batay sa inilabas na resolusyon at pahayag ng Commission on Elections o COMELEC Second Division, lumabag umano sa ang incumbent governor ng probinsya ng Cagayan na si Manuel Mamba sa pagbabawal ng paglalabas ng pondo ng pamahalaan sa loob ng 45 days pending ban noong nakaraang 2022 national and local elections. Sinampahan ng disqualification case ni Maria Zara Rose de Guzman Lara na tumakbo ring gobernador sa lalawigan si Mamba dahil sa issue ng vote buying. Ayon sa COMELEC Second Division, hindi napatunayan ng ebidensya ang allegasyon ng vote buying, pero na-establish ng COMELEC Second Division na lumabag si Mamba sa spending ban matapos itong hindi kumuha ng exemption sa mga ipinamahagi umanong pondo para sa Oplan Tulong sa Barangay at Krusada Kontra Korupsyon o KKK noong eleksyon. Kaya nagpa siyang COMELEC Second Division na idiskwalipika si Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Pero paglilinaw ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laujanco, maaari pang umapila si Mamba sa COMELEC Anbang sa loob ng 5 araw o 5 calendar days. Sa mensahe naman na ipinadala ni Mamba, sinabi nito na injustisya para sa mga butante ng Cagayan ang desisyon ng COMELEC. Hindi anya siya namili ng kahit isang boto para manalo at mayroon siyang exemptions mula sa COMELEC para sa mga pondo na kanilang ginasto sa panahon ng eleksyon. Ang petitioner naman na si Lara ay pinasalamatan ng COMELEC dahil sa desisyon nito na anya ay pagtatuguyod sa rule of law. Yan ang ating balita mula sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.